Good day mga ka-bakers and ka-marcies out there. This is me again, Henji Wanda. And for today's vlog, isa na namang haul ang aking gagawin. Well, this is Shopee haul. Puro nabili ko lang siya sa Shopee. And sabay-sabay silang dumating. Siguro nung isang araw itong dalawa. Tapos ito yung isang box kadarating ng kanina. So I decided na i-film ulit to. Kasi, itong in-order ko na to, gustong-gusto ko talaga siyang bilhin. Although, meron akong ginagamit na itong nakabox na to na convenient naman pag ginamit ko na hindi naman ako nahirapan. Pero ito, gusto ko lang siyang bilhin. Gusto ko siyang bilhin. And nakita ko, mura lang siya sa Shopee. So, I will be put the link on my description box. Kung sino yung mga gustong umorder, pag tinignan natin, pag okay siya, you can just click the link below. Okay, before we start, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, magsubscribe ka na and please hit the notification bell para lagi kang notified sa aking mga uploaded video. Yun. Simulan ko na yung aking pag-shopee haul. Konti lang siya. Gusto ko lang ipakita lang talaga sa inyo. Kada bumibili talaga ako sa Shopee or kahit saan pa ako may binibili, talagang pagkabubukas ko talaga, gustong gusto ko talagang binubuksan. Kahit na nakita ko na siya, or kunyan, nabili ko siya sa mall, or nabili ko siya sa mga baking store. Excited, nakita ko na siya doon, di ba? In actual. Pero excited pa rin ako pag bubuksan ko na siya sa bahay. Kaya talagang nagfi-film ako ng mga haul, ng mga unboxing. Kasi ayun talaga yung gustong-gusto kong gawin. Kaya gusto kong i-share sa inyo. Ayan. Etong dalawa, medyo in-open ko na kanina. Konti, ano lang to. Dalawa lang tong items na to. Sa CJG, ano to. Bumili lang ako nito ng pang aking pang bento cake. Ito yung tinatawag na bento box. Yung dito natin ilalagay yung ang size ng cake na pwedeng ilagay dito is 4 in diameter. Yan, ito yung bento box. Cake box. Bumili ako. Ang ganda, hindi siya styro. Papel siya. Diba? Yan, bumili lang ako ng isang order kasi meron ako nito mga styro. So, tinignan ko lang, nakita ko lang siya, kaya bumili ako ng isang. 10 pieces ata yung laman niya. Oo, 10 pieces yung laman. Then, may kasama siya isa na namang spatula. Yan. Wood yung kanyang handle. Wood. Then, ito yan. Color pink. Diba? Ang ganda. Collection ko to. Ting nag-unboxing ako, napansin nyo ka-bakers, laging may spatula. So, imagine nyo kung gano'ng kadami yung spatula ko. Marami akong spatula kasi talagang gamitin talaga siya ng baker. Kasi talagang, lalo pagka-rubber, yan. Ang cute niya, diba? Ayan. Ayun lang yung laman ng aking purse parcel. Konti lang. Gusto ko lang talagang bilhin yung bento box na nakita ko sa store nila. So, nag-add lang ako ng spatula. Yun. Ito naman, from Shopee din siya. Ito, in-open ko ng konti kanina ito. Kasi mahirap siya. Ayan, kakalat tayo ulit. O yan. Fondant tools, pink. Marami ako nito, pero kasi nakita ko pink siya, tapos mura lang, 45 pesos. Diba, fondant tools. Wala namang problema mag-invest ng gamit as long as alam natin gamitin. Na hindi ako mahilig bumili ng mga alam kong ista ko lang tapos di ko magagamit. Pero kasi ito, gamitin talaga siya. And since yung iba ko na fondant tools, medyo nagkahiwa-hiwalay na, ito, trinay kong bilhin kasi mura lang naman, itatry ko siya. Diba? Ayan, pakita ko sa inyo, guys. Ayan, o. Diba? Ayan. Ito may pang-cup siya. Ayan. Iba-ibang design. Iba-ibang klase. Pag gagawa ka ng mga
Yan, mga design-design. Ito, meron pang hulma ng ice. Diba, mga bilog-bilog. Yan. Ilang pieces siya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pieces. Ng akin. Diba? Ay, 14 pieces. 14 pieces siya. Gamitin to. Lalo pagka ano, nagpo-fondant ka na, magawa ka na ng mga character, mga image. Kailangan may mga ganito ka kasi talagang hindi ka na mahihirapan sa paggawa ng yung mga character. Diba? Ayan. Ayan. And ito is cutting board. Cutting mat. Diba? Pink. Kasi meron ako na rubber mat, 'di ba, kung saan tayo nagmamasa ng fondant. Nangasira siya. Nangasira siya talaga kasi yung anak ko pag gumagawa siya, doon niya mismo kinakat. So ang nangyari, nabutas-butas. Nangabutas-butas talaga yung mat ko. So color blue 'yun, hindi ko na siya magamit. Kaya nga pagka nagfi-film, pagka gumagawa ako ng fondant, dahil hindi pa nga ako nakakabili nang kapalit, pag gumagawa ako ng fondant dun sa rubber mat ko, hindi ko ma-film kasi sira-sira yung rubber mat ko, pinagtsatsagaan ko siya kasi umorder nga ako, wala pa. So, pinagtsatsagaan ko kaya hindi ko ma-film yung mga fondant kong ginagawa ko. So, ngayon, dahil nakabili na ako nung mat, pero dito ah, eto, bumili na rin akong aparte ng cutting mat. Dito, dito ako gagawa ng mga image ko, ng mga character, dito ko ikakat, paggagawa ko ng mga flower. Hindi siya masisira kasi talagang, ano siya, makapal siya. Pink, diba? Diba nakita nyo lahat ng hinuhul ko halos pink? So, na-imagine ninyo na siguro pag napagawa ko na talaga at na i-ano ko na kayo sa aking baking area. Puro pink ang gamit ko. Yan. Diba? Kung may Hello Kitty lang nito, Hello Kitty ang bibilin ko. Pero wala. Diba? Ayun o, nakita nyo, may mga size. Merong sukat. May sukat. Mga gagawin mo. Gagawa ka ng bilog. Ayan. Square. Ayan, may sukat na. Diba? Kumbaga, may pattern na. Susundan mo na lang yung mga guhit. Ayan. Bili kayo nito pagka talagang nagpo-fondant meeting na kayo. Gumagawa na kayo ng mga character. Then ito, diba? Cooling rack. Meron na ako pero kasi pink siya. Bumili pa akong isa nito, wala pa. Pink siya. Di ba ang cute? Cooling rack. Pagka dito yung pag-bake na tayo, di ba? Para madali siyang lumamig. Dito natin ipapatong. Dito natin ilalagay yung cake. Cooling rack ang tawag dito. Yan. Ang cute. Pink. Ang saya. Ang sayang bumili ng mga pink. Kasi Hello Kitty lover, syempre. Yan. Yan, eto na. Dito na tayo. Dito na tayo sa... aking talagang pinakahihintay na parcel. Tiga mo, naka-indicate, guys. All pink. All pink yung basa dyan. All pink. Kasi may message ko si seller. Sabi ko, lahat po yan pink ka. Lahat ng in-order ko pink, please. Pakibigyan nyo naman po ko ng pink. Sabi ko sa seller. So, in-indicate niya talaga sa box. All pink. Gusto ko talagang bilhin to. Sobra. Meron akong mga ginagamit na ganito. Yung ginagamit ko, glass. Nakikita nyo yan, panay ko ginagamit. Pagka nagfi-film ako ng cake, ng mga cake design. Tapos, meron ako nito, mga plastic-plastic. Pero kasi, nakita ko siya, ang mura niya sa Shopee. Pagpingin ko na rin, di ba? Medyo mo. Yeah.
kainer mo. Ito yung tinatawag na ano, sulit. Yung tipong pagod na pagod ka, ingal na pulis ka. Pero pagka nabukas mo na, it's worth it. It's all worth it, diba? Ito na siya. Oh, okay. Ayan. Diba yung akin, sabi ko nga sa inyo, yung rubber mat ko nasira. Nasira. So, umorder ako ng malaki at pink. Kasi yung ginagamit ko, blue. Ayun yung nasira ng anak ko. Meron siyang maliit naman, dun siya nagmamasa-masa ng pang maliit na character. So, ito pinakamalaki yung umorder ko. O, diba? Oh, ang laki niya. Malaki siya ng gusto niya. Diba? Ayan. Kahit ano, hindi nagko-fondant, pwede to. Kasi yung pag nagmamasa ka ng mga bread, yung mga pandesal-pandesal, magandang dito minamasa. Diba? Ayan. Diba? Meron akong bagong rubber mat. Dito ako mag gagawa ng aking fondant. Diba nakita mo, meron na siyang kung gaano kalaki yung cake, yung bilog ng yung diameter ng cake mo, dito may sukat na siya. So, hindi ka na mahihirapan. Ayan na siya. Makapal din siya. Makapal. Ayos din siya. Nakalimutan ko yung price. Diba? Yan, may rubber mat na. Kapalit na yung rubber mat kung sira. Papakita ko sa inyo yung rubber mat kung sira. Maliit. Ito guys. O, diba? Tindi. O, nabutas siya na ganyan. Kasi ginamitan ata ng anak ko nung nag-cut siya ng something na circle na medyo matalim. Alam mo ba yung mga cutter na aluminum? Yun. Kaya yan, nabutas siya. So, nung hindi pa to dumarating, pinagtsagaan ko siya, tinip-tape ko siya dito. Eh, hindi kasi madulas, naalis din. Tapos nadadamage yung fondant ko. Diba? Pero okay lang, nakabili naman na ako. Tapos eto naman, dito naman, nagka-cut si Laika. Dito sa maliit na to. Kaya binili ko naman siya nung cutting mat. Para, diba? Ayan, meron na akong bago. Ano natin siya lagay. Tapos, eto pa, bumili ako ng eto yung pizza cutter and fondant cutter. Kasi yung ganito ko plastic. Tapos, nawala na yung talim ng pagka-plastic niya. Kaya, bumili akong bago. Pink din siya. Pero yung pagka-pink niya, parang malinaw. Diba? Pero pink siya, guys. Diba? Ang ganda. Ang sarap mag... Ano, sabi ko, sarap gumawa ng cake pa. Lahat nakikita ko sa paligid ko, pink. Ganun ako. Sino ba dito? Ako lang ba ang... ako lang ba ang gusto? Pare-parehas yung kulay ng mga gamit. Pare-parehas yung pagkaka-organize. Ganun kasi ako eh. Kaya collector ako ng Hello Kitty. Kasi tapos gusto ko lahat halos Hello Kitty. CR ko Hello Kitty. Ganun. Kusina ko maliit Hello Kitty. Tapos yung kwarto ko dahil nga may maliit pa ako. Hindi ko pa talaga siya maayos. Kasi nga si Asher ko, meron akong 2 years old baby boy na sobrang likot. Ay, hindi ko pa maayos. Pero soon kasi may nagre-request din dyan na gusto din nilang magkaroon ako ng mga tour. Kaya gagawin natin yan. Ayun. Ito, pagka yung di ba na cover mo na si fondant, na-cover mo na siya sa cake mo. So ikakat mo yung mga natirang sa paligid niya. Ito yung gagamitin mo. Pwede rin pag gumawa ka ng pizza. Yan, gamitin mo siya. Then ito na yung aking final na talagang hinintay ko talaga. Tcharan! O, di ba?
Aluminum siya. Na pink. Ang ganda niya. Lagay ko yung link dito, mga ka-bakers. Kasi alam niyo kung magkano to. 800 pesos. 800 pesos lang. So, ang lahat na tong in-order ko sa isang box na to, kasi may voucher pa ako, kaya magkano ko lang siya halos nabili. Diba? Marami ko nito. Tapos may ginagamit ako yung... Kasi nagagamit ko rin siya. Pwede rin kasi siyang kickstand. Tapos, usually kasi pag may mga occasion ako, birthday ng mga anak ko, dahil since baker ako, meron isa akong area, may isa akong lamesa na cake lang lahat ng nakalagay. Minsan, gumagawa ko 7 cake. Minsan, hindi lang. Kahit na maliliit lang, tapos gusto ko nakalagay sila sa mga cake stand. Baga, hindi ko lang siya magagamit sa pag... Basta gagamitin sa pag-design. Pero, magagamit ko rin siya bilang kickstand. Saka minsan, meron mga nangihiram-hiram, ganun na pag may birthday. So, nag-order sila sa akin ng cake. Pwede po bang makahiram ng kickstand? No? So, no problem. Gagawin ko, papadala ko yung kickstand. Tapos, babalik na lang din nila. So far, wala naman ng hiram na hindi nagsuli. Ngayon, kung hindi man masuli, ako yung magdadaanan ko doon, kukunin ko. Kasi minsan, hindi maiwasan, baka nakakalimutan. Yan, eto lang talaga yung gusto kong pakita sa inyo. Ang ganda niya, tapos may rubber siya para hindi siya gumagalaw-galaw. Yan. Tapos, pink ang kanyang lalagyan, ang kanyang pinaka-stand. Diba? Ang cute. Sarap gumawa ng cake dito. Pero maganda rin yung isa ko, yung glass, Parang, ang sarap niyang gamitin din yung glass. Usually, ayun yung ginagamit ko pag nag-film ako. Pero, bumili ako ng mga to kasi parang ano ko na rin sa sarili ko. Kumbaga, ayun, di ba? Ayun yung pinakagip ko. Sa totoo lang po, pagka-baker ka, hindi mo naisipin yung ibang bagay eh. Pwera dun sa mga needs nyo talaga, tapos needs ng mga anak mo, yung mga iba mong material na pangailangan, hindi na ganun ka-importante. Ang pinaka-importante sa'yo, yung mga kailangan mo sa pag-bake. Lalo na, dun ka kumikita. Diba? Ayun yung nagbibigay ng income sa'yo. Kasi, dire-diretsong income ang baking. Basta, sasamahan mo ng tiyaga. Kasi hindi siya madali. Hindi siya ganun kadali. Kumbaga, marami kang pag-aaralan, marami kang dapat matutunan kasi ang pag-bake hindi naman basta-basta. At naniniwala ako na yung baking, pwede siyang pag-aralan. Pwede siyang matutunan. Mag-enroll ka sa mga baking class, matututo ka. Pero ang pagiging artist, nasa atin na yun. Tayo na yun. Dala natin, di ba? Yung talent, pag pinanganak ka, dala mo na. Kasi ang pagiging artist, parang talent mo yun eh. Pag nakakagawa ka talaga ng mga image, pwede mo pag-aralan. Pero iba yung artist na inborn niya na. Na bata pa lang siya. Kasi ako, if I remember right, bata pa lang ako, mahiling na talaga ako mag-drawing din. Tapos gumawa-gawa ng mga image out of clay. Hindi lang masyadong naanon. Siguro kung nung bata ako, napansin ng mama ko noon na, ng aking magulang noon na may talent na akong ganun. Baka bata pa lang ako talagang ang galing ko nang gumawa, di ba? Pero kasi ilang taon pa lang ako nung nauso ang fondant. Pero, yun nga. Pero lahat naman in God's perfect timing, di ba? Lahat yun. Mabaga, lahat ng bagay sa buhay natin, minsan pinipipray natin, minsan natatagalan tayo, ang tagal naman dumating Lord, parang ang hirap naman, but ang tagal naman, ang hirap ng umasa, nawawalan na ako ng hope. Pero kasi, kung ikaw, hintay ng hintay, nawawalan ng pag-asa, si Lord naman, piniprepare naman niya ng bonggang-bongga yung ibibigay niya sa'yo. And I believe na si Lord, hindi niya ibibigay yung basta-basta sa atin. Ibibigay niya yung the best. Ibibigay niya yung the best na alam niyang talagang kailangan natin noong mga panahon na yun. Diba?
may mga bagay na hindi basta-basta binibigay ni Lord. Di ba nga, tatlo nga daw yung, tatlo ang sagot sa ating mga prayer, yung yes, no, and wait. Di ba? Pagka nag-yes siya, nag-pray ka, agad-agad nandun yung kanyang kasagutan, di ba? Agad answered ang iyong prayer. Pag no, wala ka nang magagawa. Pero, hindi mo alam na baka yung no niya, para sa akin kasi dalawang klase yung no ni Lord. I mean, yung no niya, baka sa ngayon lang. Sa ngayon, no muna. And, darating yung time na ibibigay din niya. That's why you have to wait. Kaya ganun, di ba? Yes, no, and wait. Di ba? Ngayon, sa akin, sa testimony ko, nag-wait ako until the time come, kahit sa pagbablog ko, nag-wait ako. Until the time come na binigay ni Lord ng kanyang perfect timing. Never early, never late. It take a lot of patience, but it's worth the wait, di ba? Ayun yun. Si Lord, lagi siyang nasa perfect timing. Kahit kailan, hindi siya nahuhuli. Kahit kailan, hindi siya nagkulang. Minsan nga, hindi mo pa pinagpipriving yung bigay niya na. Yun lang, and hope natuwa kayo sa mga pinakita kong parcel ko ngayon, and hope one day yung mga nangangarap lang makabili pa ng mga baking items nila ay mga baking tools nila, one day alam ko makakabili din kayo at magkakaroon din kayo. Baka mas maganda pa sa gusto nyo. Yun lamang po, and maraming salamat sa inyo lahat. Keep safe and God bless us all. Thank you.